Good day po sa atin lahat. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino sa programang Attorney Mark Tolentino Audio on Demand. Yung pag-uusapan po natin ngayon is about yung isang tao o isang bata na anak sa labas. Pwede ba niyang gamitin ang apelido ng kanyang tatay? Pag-usapan po natin yan maya-maya. Promise. Good day po sa atin lahat. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino. Ang pag-uusapan po natin ngayon, yung isang bata na anak sa labas. Ang tanong po dito, pwede ba niyang gamitin ang apelido ng kanyang tatay? For example, may nagtatanong po sa atin, single mother po siya. Ang tanong po niya, pwede ba daw ilagay sa birth certificate ng bata ang pangalan ng tatay ng anak po niya? Sabi po ng batas, if you are a single mother, tapos yung tatay hindi naman kayo kasal, tapos yung tatay hindi naman in-acknowledge ang bata, kailangan ang ilagay doon sa birth certificate sa father side, ang ilagay sa father, NA or not applicable, provided na yung father hindi in-acknowledge ang bata. Okay? Pero pag in-acknowledge naman ang bata, kung ang father naman in-acknowledge ang bata, pwedeng ilagay ang pangalan ng tatay, provided na ang tatay mag-execute ng affidavit of acknowledgement or affidavit of admission of paternity doon po sa likod ng certificate of live birth. Ibig sabihin, inamin po niya na siya ang tatay. Second, pumapayag si nanay na gamitin ang apelido ni tatay. And third, kailangan bago i-register yung certificate of live birth ng bata, kailangan si tatay sa likod ng certificate of live birth nakapirma, nag-execute ng affidavit of acknowledgement or affidavit of admission of paternity. Kasi sabi ng batas, as a general rule, if you are an illegitimate child, yung surname talaga ni nanay ang gagamitin. Ang ibig sabihin ng illegitimate child, anak ka out of wedlock. Ibig sabihin, si tatay at saka si nanay hindi po kasal. So as a general rule, ang apelido talaga ni nanay ang gagamitin. May exception lang dyan pag in-acknowledge ni tatay ang bata. O, dalawang klase ang pag-acknowledge. Yung unang acknowledgement, bago ni-registered ang birth certificate, sa likod ng birth certificate, pwedeng pumirma si tatay. Assuming na yung bata na registered na, may tinatawag na certificate of live birth na, tapos nagbago ang isip ng mga magulang kung gusto nang gamitin ang apelido ni tatay. Pwede po ba? Pwede. But in this case, ibang proseso na po yan. Hindi na pwedeng pumirma si tatay sa likod ng birth certificate kasi naka-registered na. Ang gagawin ni tatay, dalawang pwede niyang gagawin. Pwede siya mag-execute ng separate public document or a handwritten document. Pag separate public document, ang gagawin po niya is gagawa siya ng tinatawag na affidavit of use of surname. Within 20 days, pero kailangan yung affidavit of use of surname ng tatay, within 20 days from execution, kailangan niyang i-register po yan sa local civil registry. And second, yung bata pumayag, pag more than 18 ang bata, kailangan mag-execute ang bata ng consent. Okay? Pumayag yung bata, kahit ng 18, pumapayag siya, yung anak, pumapayag na gamitin niya ang apelido ng kanyang tatay. Okay? Ibig sabihin, affidavit of use of surname of the father. Second option, pwede rin gamit si tatay, gagawa ng private document. Ibig sabihin, hindi po naka-notarize, hindi po isang affidavit. Pwede siyang aminin niya, pumapayag siya na gamitin yung in-acknowledge po niya na siya yung tatay ng bata. But hindi lang ganun para magamit yung apelido niya sa bata. Kailangan naka-attach doon
yung tinatawag na affidavit of use of surname, and second, consent ng bata pag more than 18 years of age, and third, any of the following. Ito ang kailangan i-register dun sa local civil registry. Number one, employment record ni tatay. Second, SSS or GSIS record ni tatay, or insurance naman ni tatay. Then yung bata, ginawang beneficiary. Certificate of membership in any organization, or yung tinatawag na statement of assets and liabilities, or lastly, income tax return. Kailangan yan isubmit doon sa local civil registry pag gustong gamitin ang apelyido ni tatay. Ibig sabihin, mas hassle siya kung i-register natin yung apelyido ni tatay bago na register, kung after na registered na yung certificate of live birth. Mas maganda, bago i-registered yung certificate of live birth ng bata, nakapirma na si tatay sa likod. Kasi kung hindi nakapirma, mas mahaba-habang proseso yan. Daming mga requirements ang kailangan. Aside sa affidavit of use of surname, kailangan din yan ng consent ng nanay, or in fact, kailangan din ng consent ng tatay. Okay? So, yun ang mga kailangan sa pagpa-register ng tinatawag na live birth ng isang illegitimate child. Ang tanong dito, may middle name ba ang illegitimate child? Okay, for example, anak ka sa labas, may middle name ka ba? Idepende ang sagot yan. Pag hindi siya in-acknowledge ng tatay, ibig sabihin, ang apelido na gagamitin niya, ang apelido ni nanay, walang middle name or middle initial ang anak sa labas o isang illegitimate child. But kung inangkin siya, in-acknowledge siya ni tatay na siya yung anak niya, may middle name na ang bata. Yun ang apelido ng nanay. Pwede niyang gamitin yan as ang kanyang tinatawag na middle name. Yun ang tinatawag na general rule sa paggamit ng apelido ng tatay sa isang illegitimate child. Iba naman yung tinatawag na legitimation. Yung legitimation, ikaw bata, pinanganak ka, but ang tatay at nanay mo hindi pa kasal on the day of your birth. But after your birth, nagpakasal sila. Ibig sabihin, nauna kang lumabas bago ang pagpakasal. Yan, kung nagpakasal sila, after your birth, maging legitimate child ka. Provided, nung pinanganak ka, si nanay single, si tatay single. Ibig sabihin, walang legal impediment, walang problema yung status ni tatay at ni nanay nung pinanganak ka. Then after mong pinanganak, nagpakasal na si tatay at saka si nanay. Meaning, by subsequent valid marriage between the parents. In that case, ang tawag sa'yo, isang legitimated child. But ang gagawin dyan, both the parents, ibig sabihin si nanay at saka si tatay, mag-execute ng joint affidavit of legitimation. Joint affidavit of legitimation. Ibig sabihin, nakasaad doon na minanganak yung kanilang bata, tapos on the day of the birth, wala namang problema, single si nanay, single si tatay, hindi naman minors, and third, walang problema na magpakasal sila, nahuli lang yung kasal nila. Nakalagay doon dapat sa affidavit of legitimation. Tapos, yung affidavit of legitimation, kailangan i-registered po yan sa local civil registry kung saan pinanganak ang bata. So, ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino sa programang Attorney Mark Tolentino Audio on Demand. For free legal advice, please call me Landline within Metro Manila 7209-6203. I repeat po, 7209-6203, and mobile number natin, pwede kayo mag-text, tumawag, or through Viber or WhatsApp sa 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353, and pwede rin kayong tumawag, mag-text, or through Viber sa 0932-88-56203.
And please follow me sa Facebook page po natin sa facebook.com/MarkTolentinoLaw and sa YouTube page po natin sa youtube.com/MarkTolentinoLawBlog. Thank you po for following me and please support all my videos and blogs. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino.